Magandang gabi mga kaibigan. Atin pong tatalakayin ngayon ang tungkol sa Creative Commons sa YouTube license option. Ayan. So, itong video ng ito mga kaibigan ay ginawa ko po or gagawin ko dahil sa request po ng isa sa mga kaibigan natin na si Young Hearts by Luz. Ayan. Young Hearts by Luz, yun po yung pangalan ng kanyang YouTube channel. And isa po sa kanya mga comments, actually dalawa yung katanungan niya pero itong sa Creative Commons muna ng ating gagawin video. So susunod po na itatopic natin ay yung what's ours naman. Okay, so separate video po siya. So, meron po kasi tayong dalawang license type. O may dalawang license type tayong pagpipilian kapag tayo ay nag-upload ng video at nagla-live streaming. Okay. So, ang uploading po tsaka live streaming ay pareho lang po yung kanilang license options. Dalawa po. Isang standard license ng YouTube or standard YouTube license. And yung pangalawa po ay yung Creative Commons Attribution. Na yan. So, ano bang pagkakaiba ng dalawa? Actually, yung katanungan po kasi ni kaibigang Young Hearts by Luz, ang katanungan po niya ay ano raw ang ibig sabihin ng Creative Commons Attribution at ano yung pagkakaiba nilang dalawa sa standard YouTube license. So, ito po, tatalakayin po natin ngayon. Sa dalawang nabanggit na YouTube licensing sa ating mga video. Actually, ganito po kasi yan. Kapag nag-upload po tayo ng video, o kaya magse-set tayo ng ating live streaming, dalawa po ang, meron tayong pagpipili ang dalawang licensing or license option. Una po dito yung standard YouTube license. At noong July 2011, dinagdag ng YouTube ang Creative Commons sa mga options, which is isang matalinong hakbang na ginawa ng YouTube, yung pagdadagdag ng Creative Commons. Okay. So, atin pong tatalakayin yan ang tungkol sa dalawang uri ng licensing sa video natin na ini-upload sa YouTube. Okay. So, kapag nag-upload tayo ng ating mga video, meron tayong dalawang pagpipilian ng lisensyang ating ilalagay sa ating mga videos. Unang-una po, ang default ay ang standard YouTube license. Okay. So kapag kapag hindi natin ginalaw ang settings ng license type habang nag-upload tayo o kaya habang nag-live streaming o nagse-set tayo ng live streaming, ang standard YouTube license ang magiging license ng ating video dahil yun po ang default. Okay. So sa standard YouTube license, pinananatili nito natin ang ating karapatang ariin or it will retain ownership sa ating mga video habang binibigyan natin ng karapatan ang YouTube na ilagak sa kanilang server or i-host sa kanilang server at ipamahagi or i-share ang ating mga video. Okay. Sa kabilang banda, ang Creative Commons Attribution License ay pinananatili ang ownership natin. So, same as a standard YouTube license, it retains our ownership of the video habang binibigyan natin ang sino man ng karapatan para gamitin ito o gamitin ang ating video at pinahihintulutan din natin ang sino man para i-remix ang ating mga video na merong Creative Commons Attribution License. Hanggat, yan, yun yung kondisyon, hanggat tayo ay binibigyan nila ng kredito o pagkilala, o yung tinatawag na credits and acknowledgement, yun yung attribution sa mga material na kanilang ginamit. Yan. So, yung material na yun, ibig sabihin is a part of your video na Creative Commons. Kinopya ng isa, kumuha siya ng part doon, nilagay niya sa video niya. Kapag Creative Commons, yung license ng video mo na pinagkunan niya,
hindi iyon bawal. May karapatan siya o may pahintulot siya mula sa iyo. Unless hindi kanya bigyan ng credit or walang attribution. So paano pagbibigyan ng credit, tatalakayin natin 'yun mamaya. Okay, so kinote ko or kinuha ko, kinopya ko yung isang paragraph or isang excerpt mula dun sa YouTube's help tungkol sa terms ng Creative Commons Attribution License. So, ang sabi dun, by marking your original video with Creative Commons License, you are granting the entire YouTube community the right to reuse and edit that video. Please understand that you may only mark your uploaded video with a Creative Commons license if it consists entirely of content licensable by you under the CC-BY license. Yan. So, yung Creative Commons, marami po siyang specifications. So, ang ginagamit sa YouTube ay CC-BY tsaka CC-BY-SA. Ayan. Yung dalawang yon. So, tatalakayin din natin yun mamaya. I-explain natin kung ano yung mga yon. Okay. So, sa pamamagitan ng Creative Commons Attribution License, ang mga users ng YouTube ay nagkakaroon ng pagkakataon o tsansa upang gamitin at i-remix ang mga video contents at ipamahagi sa kanilang mga viewer, sa kanilang mga channel, sa kanilang social media platform, etc., etc. Ayan. So, para bang binibigyan mo sila ng karapatan na gamitin yung video mo kapag ginawa mo ang Creative Commons. So, bakit kailangan mong iset sa Creative Commons? Mamaya, malalaman din natin kung bakit. Okay, so kapag ang isang user ay ginamit ang iyong video na may Creative Commons Attribution License, ang description ng kanyang video ay dapat o kailangang lagyan ng attribution link na nakalink naman sa original source ng video at link sa isang dedicated page ng information tungkol sa attribution source. Ayan. So, yun yung attribution, yun yung credits. Yung kumbaga yun yung pagkilala dun sa unang author or yung dun sa source nung pinagkunan ng part ng video. So yun yung tinatawag na attribution. Yun yung credit na ibibigay niya is kailangan maglagay siya dun sa may unexpanded. Yung sa expandable part, nakatago yun. Unless click mo yung show more, makikita mo yun. Yung mga licensing dun, nandun yung link ng papunta dun sa original video, nandun yung link papunta sa page ng information ng attribution source, etc., etc. Okay. So, ang tanong, mas maganda bang gamitin ng Creative Commons Attribution License kaysa sa standard YouTube license? Well, para magamit ang Creative Commons Attribution License sa iyong video, kailangan sa iyo talaga yung video. Like, walang naisingit na contents mula sa ibang mga publishers, dapat sa'yo talaga ng buong-buo yung video. Okay? sa isang banda, ang paggamit ng Creative Commons Attribution License ay makapagbibigay ng mas malaking potential ng exposure sa iyong akda or content. Subalit, ilan niya ba talagang nag-check sa attribution link? Lalo na kung nakatago ang link na ito sa expandable area ng description. I think wala. Walang nag-check talaga. So, kung ma-check nila, makita man nila, they just don't care. Hindi nila papansinin yan. Yan ang totoo. Ewan ko kung ilan sa mga viewers ko ngayon ang tinitingnan yung link doon sa kanta, tapos kiklik nila yung mga link doon sa description. Diba? Kaya kung ako ang tatanungin, I will stick to YouTube's standard licensing. Eh, yan ay sa aking sariling pananaw, paniniwala at desisyon. Yours may be different as well as we all have different needs, beliefs, and situations. So, it is up to you to decide.
since itong video na to is ginaguide ko lang kayo, tinuturo ko lang kung ano ba talaga yung Creative Commons Attribution License at anong pagkakaiba nila sa YouTube Standard License or Standard YouTube Standard YouTube License. Ayan. Okay, so gumawa ako ng question and answer portion na binubuo ng 5 katanungan patungkol sa para may paliwanag nating mabuti yung tungkol sa Creative Commons. Okay. So, unang tanong is, maaari bang i-monetize ang isang video na may Creative Commons Attribution License? Ang sagot, oo. Maaari mong i-monetize ang video na nagawa na nagtataglay ng ibang parteng galing sa isa o higit pang video na may Creative Commons Attribution License. Ngunit kinakailangan mong panatilihin ang attribution or credit text and link sa description ng video. Okay. So pangalawang tanong, ang paggamit ba ng Creative Commons Attribution License ay libre? Ang sagot, ayon sa creativecommons.org, ang creativecommons.org ang may-ari o may-akda ng Creative Commons License. Ang Creative Commons ay ginawa para magamit ng sino man na may-ari ng material o copyrighted materials upang ang mga material ay magamit ng publiko nang walang bayad at hindi kailangang magpatala o magparehistro, magparehistro sa Creative Commons. Yan. Pangatlong tanong, ano ang pagkakaiba ng Standard YouTube License at Creative Commons Attribution License? Ayan eh. Ito yung talagang tanong eh. Ito yung tinatanong talaga eh. Pero pinaikot-ikot ba? So, okay. Ang pagkakaiba po nila, sa Standard YouTube License, walang sino man ang pinapayagang gumamit ng kahit na anong parte o ng kabuuan ng iyong video, maging ito man ay original background sound or music, o mga larawan mula sa video, kasama na po dyan ang screenshots. Habang sa kabilang dako, sa Creative Commons Attribution License, pinapayagan mo ang kahit na sino upang gamitin ang iyong video in part or as a whole, as long na pinananatili nila ang attribution text and link sa description ng kanilang video. Yan. Ulitin po natin. Ang Standard YouTube License, walang sinuman ang pinapayagang gumamit ng kahit na anong parte o kabuuan ng iyong video. Maging ito man ay original background, no, background sound or music o mga pictures, graphics, ayan, mga screenshots, tapos yung pinapalabas nila sa monitor, binibideo ng cellphone, tapos lalagay sa ibang video, ayan, bawal yon. Hindi yon pinapayagan sa Standard YouTube License. Sa Creative Commons, pinapayagan ang kahit na sino na gamitin yung buong video mo, i-edit yung buong video mo, kumuha ng parte mula sa video mo, at i-upload nila bilang sa kanila, provided pananatilihin nila yung attribution text, attribution link sa description ng kanilang video. So yun po yung pagkakaiba. Binibigyan mo ng karapatan ang sino man na i-edit, gamitin ang iyong video. Yung entire YouTube community, pwede nilang gamitin yung video mo, i-edit yung video mo. Kapag isinet mo po ito Creative Commons Attribution License. Ayan. So, kailangan bang mabanggit ang Creative Commons sa iyong content? Well, ang Creative Commons License ay ginawa para payagang gamitin ng iba ang iyong video sa non-commercial purposes. Subalit ang pagbanggit sa original na source ng video o original source ng mga parts ng video na ginamit ay kailangang bigyan ng credit
sa pamamagitan ng Creative Commons Attribution link sa text sa description ng video. Yan. So, kailangan maglagay ka ng Creative Commons Attribution link at text sa description ng video. So, yun po. Yun yung hinihiling sa isa sa hinihiling ng Creative Commons Attribution license. Sa YouTube naman, sa standard YouTube license, mas mahigpit siya. Mas mahigpit to the extent na ikaw lang may-ari nun. Walang pwedeng mag-edit, walang pwedeng mangopya. No, diba? Mas maganda. Pero kagaya ng sabi ko nga kanina, it may give you the potential or it may give you a potential of greater exposure. Unfortunately, I think walang nag-click talaga eh. Walang nagbabasa talaga sa description eh. At kung mabasa man nila, hindi talaga nila i-click yun. Parang baliwala lang. Diba? So, it's up to you. It's up for you to decide. After all, it's your video naman. Okay, so, maaari ba nating i-edit ang isang Creative Commons video? Ang sagot, kung ang video ay CC-BY, which is yan yung gamit ng YouTube, dalawa yan, CC-BY tsaka CC-BY-SA. Kung ang video ay CC-BY, maaari natin itong i-edit. Ayan. Kung ito ay CC-BY-SA, maaari mo itong i-edit sa kondisyong papayagan mo ring i-edit ang ibang tao para muling i-edit matapos mo itong i-upload sa YouTube. So the cycle continues. Sa CC-BY-SA, in-edit mo yung video ng tao, i-upload mo, then pagka-upload mo, i-edit din ng ibang tao. Sa English, sa open source, yung sinasabi nilang kon eh, derivative works derived from other sources will be edited and uploaded as derivative works from other derivative works. Eh, yung mga ganon, cycle, continuous na lang. Pero yung Creative Commons license, yung original author or creator ng content, dapat nandun pa rin, hindi nawawala yun. Yun yung kuan ng Creative Commons sa CC-BY-SA. Sa isang banda, kung ito ay non-commercial, hindi mo ito maaaring i-edit. Yan. If it was released as non-commercial license. Okay. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Antabayanan po ninyo yung susunod nating upload, which is tungkol naman po sa what's ours. So, ano ba yung what's ours? Ano yung views? Anong pagkakaiba ng what's ours sa views? And bakit nababawasan yung what's ours? Paano kinocompute yung what's ours? Paano kinocompute yung views? Ano ba ang tungkol sa what's ours? Ano ang silbi nito sa analytics? Paano natin may enhance yung ating revenue, yung ating income using analytics on what's ours and views, etc., etc.? Yun po yung susunod nating topic. Okay. So, kung sakali man mga kaibigan na itong video na ito ay medyo nakatulong po sa inyo, sa inyong palagay, eh mangyaring paki-share na lang po sa ating mga kasamahan, sa ating mga kaibigan, sa ating channel, sa ating live streaming, paki-share na lang din, and also sa mga social media platforms, tulungan na rin natin akong i-share para po nang sa ganun ay maging mulat yung ating mga kapwa maliliit na vloggers kontra po dun sa mga hoax na pinapakalat ng ibang mga nagmamarunong, nagmamagaling na hindi naman nagbabasa. Marami po kasi nagpapakalat ng mga fake news at ang tinatamaan po ng mga fake news na yon ay yung mga kapareho nating maliliit na vloggers. That is why gumagawa po ako ng mga videos tungkol po sa rules ni YouTube para po linawin at tanggalin sa kaisipan ng mga maliliit na vloggers na kagaya natin yung mga fake news at hoax na pinapakalat ng mga malalaking vloggers at pananakot nila sa mga maliliit na vloggers. So, yun mga kaibigan, kung sa tingin po ninyo ay may natutunan kayo rito, inihiling ko po sa inyo na pakishare po
sa ating mga kaibigan yung tungkol sa video na to, as well as yung ibang mga video ko. Meron din po ako in-upload na isang video, tingnan na lang po ninyo sa aking channel, yung tungkol naman po sa COPPA, yung Children's Online Privacy Protection Act. Yan, yun yung COPPA. So susunod po is yung tungkol sa watch hours natin and views, and then susunod is sa subscription naman and sa likes natin, engagement, sa analytics, etc. etc. Lahat po yan tatalakayan natin isa-isa. Okay, so thank you very much po kay Ma'am Young Hearts by Luz. Siya po ang nag-question ng tungkol dito sa Creative Commons, kaya po natin to ginawa. And sa susunod yun niya po tungkol sa watch hours po and views ang ating tatalakayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kaibigan, ay inihiling ko po, click na po ninyo yung subscribe button para maging updated po kayo sa ating mga uploads, future uploads. Pakihit na rin yung bell notification icon. Maraming salamat. Thank you very much. And this is Mr. Rodrigo Pascual Lugo Jr., also known as Mang Isko Albulario. And if you want to message me on Facebook Messenger, guys, add me, Adobong Tikbalang. Ayan. I-add nyo lang po ako, Adobong Tikbalang, sa Facebook. And you can send me your messages there. Kung may mga katanungan kayo, sasagutin ko kayo through Messenger. And then, tsaka ako gagawa ng video. Okay, so thank you very much. Maraming salamat po. And tandaan po, Rodrigo Lugod Jr., ang inyong lingkod, also known as Adobong Tikbalang and Mang Isko Albulario. Thank you very much sa panonood. Maraming salamat po.